At wala akong ipaglalaban dyan kundi yung magiging kaginhawaan ng buhay ninyo. Hindi ko naman pinapangako po sa inyo na maging mayaman tayo lahat. Hindi po. Marinig lang dyan sa apat na sulok na yan ang pangangailangan ninyo. Ang dami po dyan pinag-uusapan. Napakadaming pinag-uusapan. Kahit kailan di pinag-uusapan ng pagbabarang kliyente. Pagbaba ng tubig, pagtaas ng sweldo ninyo, paano pabahay ninyo, eh hindi ko po malaman kung bakit. Because we are back again with another brand new reaction. The video brought to you by nag-isang channel ang bayan na walang kinikilinganan, pero may pinapanigan ang RDDTV Cebu, hosted by Sunny, at magre-review tayo o magbibigay tayo ng opinion, komento patungkol sa video na to na courtesy sa YouTube channel ni Miss Aiko Melendez. Ito ay interview kanya kay Philippine Pride na bad boy ng Philippine cinema. Walang iba kundi itong ating idol na si Mr. Ruben Padilla na tumatakbo bilang senador sa ating lapit na general election. Kung interesado ko sa video na ito, panoorin hanggang sa dulo dahil magbibigay ito na komento pagkatapos mo mag-like, mag-comment at share. Okay, so nasa top 5 na po ang ating namahal na idolo na si Mr. Ruben Padilla base sa latest survey na ginawa ng isang independent bad. Ang tanong natin na ito guys, base sa ating thumbnails, kung bakit si Mr. Ruben Padilla ang ating of course iboboto. Well, para sa akin, maganda na talaga ang kanyang platforma na inilatag. Not to mention na yung tinatawag nating mga pagtulong. Actually, yung pagtulong guys is a generic na yan para sa mga Pilipinong uhaw na uhaw talaga sa pagtulong. Alam naman natin na hindi lang talaga actually ang pagtulong ang pinakabatayon mo bago mo ibubuto ang isang tao. Well, again, generic at malawak talaga ang nasabing words na yan, pagtulong. Pero kung ibabase natin sa platforma, then you will come up pagtulong sa lahat ng Pilipino. Okay, so, base sa ating nalaman no, na ang gusto ni Mr. Ruben Padilla kung sakaling siya ay malaplok bilang senador ay gusto niyang doon sa oversight committee dahil gusto niyang ma-review yung mga batas na kasalukuya na ipapatubad niya at doon niya titingnan kung ito ba ay pabor para sa nakarami at hindi ito nakadesinyo lamang para sa mga oligarkiya, mga maglalakihang business sectors na sabi nating anti-liberals. Well, hindi na ito natin pasyadong mahabahin guys at atin ang pakikinig ng right mismo sa ating mga idolo sa Philippine cinema na kumakatok sa ating puso para sa nalapit na election ng wala iba kundi si Idol Ruben Padilla. I think pati na rin si Miss Aiko Melendez. Pasok mga lods. Pasok mo, Robin, you make sure you excel. Kasi diba, sa pagiging artista, you made sure na magiging producer ka, director. I mean, it's everyone's dream na maging ganon, diba? Ngayon, napapasok ka sa public service. Ano sa tingin mo yung plataforma na gusto mong ipaglaban na madededicate mo para sa showbiz naman? Kung saan ka galing? Oh, yes, ma'am. Yung sa kulungan. Okay. Oo, kasi nag-excel din tayo doon. Okay. Hindi sa pagiging loko-loko. Okay. Kundi binigyan natin ng panibagong image ang kulungan. Mm-hmm. Kasi noon, ang tingin nila sa Bilibid, parang riot dito, gano'n. Nung dumating tayo doon, nabago yan. Naging parang tourist spot yan. Every Friday and every Monday, ang daming dumadating ng mga bases ng mga eskwelahan. Doon sila nagre-research, lahat. May interview kami. Nakapagtayo din tayo sa tulong ng mga senators and congressman ng tatlong building doon. At the same time, nakapagtayo tayo ng therapeutic center para sa mga drug-related. Isipin mo, nung araw, ang mga bilanggo doon, tumatalon sa drugs. Tatandaan nyo, ako nag-expose ng drugs sa loob. Bago pa lang yan napag-usapan na may drugs sa loob, sinabi ko na yan, ginawa ko pang pelikula. So nagtayo tayo ng therapeutic center, nabigyan pa tayo ng award ng Dangerous Drugs Board. Oo, at ako, lumaya ako, hindi dahil nagbayad ako. Tinulungan ako ng... And right conduct, diba? Oo. Nirekomenda tayo ng boards of Pablo San Parol na kailangan palayain nyo ito kasi mabuting tao ito. Parang nagkamali ang batas dito, parang gano'n. Nabigyan tayo ng pardon. Ngayon, pagdating naman sa pelikula, noong araw pa, alam na natin kung anong problema. Tayong artista, wala naman tayong masyadong problema. Mabait sa atin ang ating mga producer, lalo na pag kumikita ang pelikula mo. Sino ba ang tinatamaan dyan? Sino ang kawawa? Crew. Makikita mo ang mga ako sa tagal ko sa pelikula. Umasenso na ako, nagkaroon na ako ng bahay. Yung mga kasama nating crew sa squatters area pa rin. Tinatanong natin ng mga producer, bakit ganyan? Bakit sila ganyan?
Kasi wala naman silang union. Hinaharang lagi ang union. Yung mga malalaking network, magkakaroon sila ng union, pero home base. No. Hindi naman union ng ano. Kaya pag tayo, tayong dalawa, papasok na tayo sa public service, uunahin natin yan. Mm-hmm. Kailangan magkaroon sila ng kung ano yung para sa kanila. Inumpisahan ko na yan eh. Mm-hmm. Sabi ko, that ang taas ng talent fee ko. Mm-hmm. Sabi ko, bawasan niyo ako ng talent fee, bigay natin sa crew. Ay, talaga, ginawa na. Ginawa na po natin yan. Kaya lang, siyempre, yung mga producer, ayaw nila yan. Kasi president ka. So, ang gagawin mo, hihiwalay mo, ikaw na lang ang gagawa. Diba? Bibigay mo sa crew yung pera nila. Eh, kailangan, pagka nanalo na tayong dalawa, kailangan yan, batas. Diba? Halimbawa lang, ito lang yung mga nasa isip ko. Metro Manila Film Festival, ang nakikinabang dyan, ba't hindi mga artista? May nagkakasakit na reporter, artista, lahat. Kailangan mo mapanood sa TV, nagmamakaawa. Minsan, yung kuha pa, nawawala ng dignidad yung artista. Minsan, napikon ako dyan minsan, si Tats, si Dick Israel. Alam mo naman si Tats, isa yan sa pinakamapormang artista na nakilala ko. Makukuna mo, nakabrip. Kaganoon, medyo... Come on, di ba? Gusto natin siyang matandaan as si Tats na boyfriend ni Tetsi Agbayani, di ba? Napikon ako doon. Mula noon, nag-isip na talaga ako, kailangan ang bigyan ng halaga, lalo na tayong mga artista na laki ng tax natin, healthcare. Kailangan tayo rewardan yan. Totoo. We deserve it. Ako, hindi na ako hihingi niyan, di ba? Yung mga ibang artista din. Na. Pero yung maliliit naman, di ba? Although kailangan natin, pero magwe-wave ka na. Pwede ka naman mag-wave, di ba? Pwede ka nang, ako, definitely, magwe-wave ako, di ba? Bigay na lang natin sa ganitong mga tao lang. Pero dapat hindi nagmamakawa ang artista. Lalo na yung matatanda na. Oo, no? Come on, di ba? Ang laki po ng tax namin. Ang dami nating tax. Tayo mismo, may tax na. Pag nagpalabas tayo ng pelikula, may amusement tax pa, kung ano-anong tax pa. Hindi natin deserve. So, pagdating mo sa Senate, Robin, you'll make sure na... Oh, yes. Ay. Ipaglalaban natin yan at butuhan yan eh. Oo. Di ba? Kailangan natin ipaliwanag yan sa mga kasama natin. Di ba? Ikaw sa konseho, ako sa Senado, na reward na namin yan sa sobrang... At saka nagdadala naman tayo ng pride din sa bayan, di ba? Oo, napakalaki. Isipin mo yan. Ako, masado akong sampalataya sa ating mga Olympian. Na pag nananalo, binibigyan. Dapat lang. Pero dapat naman pati sa artista. Pag nananalo ng best actor o best director. Senator, baka naman pwedeng ano mo yan. Para naman may makuha kami. Di ba? Di ba? Pare-pareho lang naman yan. Ano ba ang pinagkaiba ng talent? Talent mo yan sa pagtakbo. Talent mo yan sa boxing. Talent mo yan sa weightlifting. Eh, talent naman sa pag-aartista to. Hindi ko naisip yun. We are all giving honor to this country. And pride. Yeah, right. Dapat yun yung mga ano natin, no? Kailangan equal. Pag sana sinabing talent, huwag tayong mag-discriminate. Oo, tama, no? Sana nga, pag anong doon ko na sa Senate, kung mo rin kalimutan yung industry natin. Kasi ang daming talagang umaasa sa'yo na sa pagtakbo mo, ikaw na yung maging sagot. Although, wala naman against dun sa mga ibang artista na naging senator natin ngayon. But pero ikaw mas magbibigay ng chance. Diba? Wala naman tayo. So, believe tayo sa kanila lahat. Ang nakakalungkot lang kasi noon, kulang sila eh. Correct. Wala silang quorum. Yes. Pag ngayon, nanalo tong mga artista na to, kami, halimbawa, pinagpala kami ng Panginoon Diyos, ang dami na namin. Oh. Pwede nga kami expendable dun eh. Sa totoo, pagka wala pa kaming nagawa, nakakaya, puro action star pa kami. Oo, tama. Diba? Sino ba mananalo ng suntukan sa amin to? Kung suntukan lang, diba? Hindi, yun lang. Biruan lang to. Pero may sense yung sinasabi ko. Totoo naman. Kung sa patapangan lang, sino naman ang uubra sa atin doon para hindi natin maipasa yan? At saka ikaw, you're very vocal eh. Wala ka rin kinakatakutan kapag tama at yung prinsipyo mo pinaglalaban mo at para sa tao. We need something wala like pang pinapanganak, ma'am, na diba? Kinakatakutan natin, ma'am. Yung, even si Marian. Iba yun. Baka ma-outside di ko lang po tayo. Hindi pwede. Correct. Pwede siya. Oo, kakita ko nun, ma'am. Oo. Diba? Hindi naman papayag din si Marian na hindi ka gagawa na mabuti sa Senado. At saka your track record would speak for itself talaga, Robin. I think this is the right time na for you to be in public service. Kasi nasa pandemya tayo, tas ang daming mga tao na sa artista na wala ng trabaho, walang healthcare. Ang ganda ng ano platform. Yes, ma'am. Healthcare, sweldo. Kasi ang sabi nila sa akin, nung nilalaban namin yung oras ng trabaho,
Sabi ko, alam nyo sa crew, tandaan nyo ito ha, hindi problema ang oras ng trabaho. Ang problema dito, sweldo. Sweldo. Dapat yan, pag lumagpas yan dun sa prescribed time, may overtime yan. Correct. Magre-reklamo ba? Walang tao magre-reklamo kung may overtime. Kasi kinu-question nila ako dyan dati, kasama natin si Ma'am Dino sa paglakad namin ng working hour. Kasi yun ang sinabi ko. Hindi ka natatakot, Robbie, na magiging kaaway mo naman doon sa mga big productions? Ang magiging kaaway ko rito, malaking artista. Kasi kukunin natin yun sa mga malalaking artista, hindi naman sa production. Kasi sobra ang binabayad sa malaking artista. Alam natin yan, Ma'am. Labot natin yun. Diba? Million-million sa amin eh. Mas mababalik taan mo. Yung crew, yun lang ang binayad. Hindi. Dapat ang magsasakripisyo dito, malaking artista. For example lang, halimbawa, ito naman, totoo naman to. Kasi ako, experience ko yun. Pag nag-click ang teleserye mo, ang dami mong endorsement. Totoo naman. Diba? Ikaw ba, ang tanong ko doon sa mga kapwa ko artista, nag-click ba yan ang teleserye mo kung hindi dahil sa mga kasama mo? Ay, totoo naman. Hindi naman po pwedeng mag-isa ka lang yan. Oo, teamwork diba? Yan eh. Eh kung walang cameraman, walang audio man, walang stuntman, diba? Yun lang yung sinasabi ko. Dapat automatic nagbibigay ka ng share. Correct. Ang nangyayari kasi sa atin, di ba magpapaikot pa ng yellow paper? Oo, totoo. Nawawala ng digdigad yung tao. Totoo, nahihiya ako, tuloy sila. Ako, nakaganin yung tao sa isang tabi, nangihingi ng pera. Wow, come on, wag. Hindi natin dapat ginagawa yun. Naiyak ako, sorry ha. Okay lang. Hindi natin dapat ginagawa sa kapwa natin. Lalo sa kapwa natin na nagtatrabaho sa showbiz. Robin, bakit kailangan kang iboto ng tao sa Senado? Sa tingin mo? Boses niyo ako. Itong lakas ng boses ko na to, eh maririnig niyo to sa apat na sulok ng Senado. At maniwala po kayo sa akin, naranasan ko na po lahat ng sarap sa buhay na to. At wala akong ipaglalaban dyan kundi yung magiging kaginhawaan ng buhay ninyo. Hindi ko naman pinapangako po sa inyo na maging mayaman tayo, lahat. Hindi po. Marinig lang dyan sa apat na sulok na yan ang pangangailangan ninyo. Ang dami po dyan pinag-uusapan. Napakadaming pinag-uusapan. Kahit kailan di pinag-uusapan ng pagbaba ng kuryente, pagbaba ng tubig, pagtaas ng sweldo ninyo, paano pabahay ninyo. Eh, hindi ko po malaman kung bakit. Kasi kung meron tayo dapat unang hinaharap, yung basic needs ng tao. Bago natin pag-usapan ang iba, pinag-usapan na natin lahat dyan po sa Senado, interest nino ng malalaking negosyo. Eh, hindi naman po natin sila kakalabanin dahil kailangan natin sila. Pero isipin naman po natin yung sweldo ng mga tao. Yun naman, ako po, hindi ko naman to karir. Tandaan po ninyo, mga mahal kong kababayan, hindi ko karir to. Nagsawa na lang ako dahil hindi naman masama tumulong, di ba? Masarap tumulong. Yes. Pero nag-aantay tayo lagi ng kailan kaya magkakaroon ng pagbabago. Pag nagsawa ka na, kakaantay ng pagbabago, mawawalan ka na ng choice eh, kundi pumasok ka na. Para malaman mo din, bakit ba hindi nagkakaroon ng pagbabago? At sasabihin ko po sa inyo kung bakit. Hindi po ako magsisinungaling. Wala man akong tayo, wala man tayong network o ano. Pero nandyan ang Facebook. Ilalive ko sila araw-araw. At so, hindi ako magiging bingi at pipi dyan. Are we gonna expect a Robin na talagang who's going to be transparent in everything that you do, ma'am, when you go to Senate? Everything. Talaga. Yun ang pinag-uusapan namin eh. Gusto ko tuwing matatapos ang session, pag-uusapan yan sa live. Yan ang maganda eh, sa atin ngayon eh. Hindi mo na kailangan ng kahit na sino. Gusto ko lahat ng pinag-uusapan, report ka sa tao. Matatapos ang araw na yon, mag-report ka sa tao anong pinag-usapan. At Tagalog, huwag tayo magpapagalingan ng English dyan. Kasi yung sinasabi nila eh, paano yan, Englishan dyan? Ba't naman ako mag-a-adjust dyan? Diba? Sila mag-adjust sa akin. Hindi naman nasusukat ang pagiging magaling ng isang tao sa pagtulong sa pagiging magaling sa English. Nandito yan. Well, diba? Our culture is, graphic English eh. Marami naman paraan, di ba? Para pag gusto mong knowing you, pag nandiyan ka na sa Senate, pupukpukin mo yan, as in tututukan mo yan. Kasi ikaw, pag pinapasok mo, you make sure you excel it. Yes, ma'am. Kaya ako, sigurado ako, you'll do good, Robin. So good luck, and I wish you all the best, Robin. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And I know you will win. We will support you all the way. Ako sa industriya natin, Robin, kahit hindi kita nakatrabaho, I always have good words for you, even you ask Mariel, kasi si Mariel yung wife mo, kaibigan ko. And we wish you all the best. I will be praying for you. Hindi naman naman nagdala pa ako ng import yung vice governor. Oo. Sabi ko talaga, tulungan ka. Oo, diba, Miss Betchay? Double good news, eh. Yes. Oh.